We are here sa parking lot ng Ayala Malls Feliz. Papa-eyelash extensions ako. Before pandemic, madalas talaga kaming nagpapa-eyelash extensions nung kaibigan ko, si Carla. Kaya lang syempre, nung nag-pandemic, hindi pwede dahil super delikado dahil hahawakan nila yung lashes mo eh. So, yung mga eyelash technicians, malapit yan sa yung mukha nila, malapit sa mukha namin. Yung dating pinapagawa namin, pinupuntahan kasi namin siya sis sa house nila. So, ngayon, it's my first time to try having my eyelash extension sa mall. So, it's my personal choice kasi in-expect ko. Siyempre, this is more expensive. Siyempre, mas in-expect ko na well-sanitized yung mga gamit nila and it's safer. Ang tagal ko nang pinaplan ito, kaya lang sobrang daming ginagawa dahil nga na-busy lately sa mga ganap sa buhay. Hanggang sa nag-go signal na si John, sabi niya sa akin kahapon, give time for yourself, parang ganun, na sige, do whatever you want to do. Parang, so, tingnan natin kung kamusta ang service kapag sa mall. There, ayan, dito tayo pupunta sa My Lash. Try natin kung okay ang service. Let's go! Price nila. So, try natin muna itong 75 pieces per eye. 750 para hindi naman tayo magulat. And yung prices nila mga sis. May remove, may retouch, upgrade to make. Alam ko ito yung parang yung pusa. Yung pagka-curl niya nasa dulo ng mata nyo. Lash, lip, and tint. Okay. So, by reservation pala siya. Fully booked. So, kinuha ko na lang yung number para kung papa-appointment, text nyo na lang. I'm going to the other store. So, magpapa-lash lip na lang tayo kasi nakita ko kanina, dalawa lang yung customers nila. Yun nga lang kapag lash lip, 45 minutes kang nakapikit. Not allowed ka to open your eyes. So, kung mapapansin nyo, ang aking pilikmata ay kakaiba. Yes, true. Nakapag-eyelash extensions tayo yesterday. And I was lucky enough na although meron pila, lucky ako na tinawagan ako kaagad. Saan ako nagpa-eyelash extensions? I forgot kung anong shop yun. Pero sa SM Marikina na siya. Hindi na siya sa Ayala Malls Feliz. I gave up last night kasi by appointment pala siya. Yung mga ganun pala. Kailangan kukunin yung number then magpapa-appointment kayo. Hindi ko alam kasi first time ko lang naman magpa-extension sa mall. So I had to drive to SM Marikina because I had to buy something there. And I was in a hurry kasi I had to prepare dinner pa. Kailangan makauwi ako sa bahay ng by 6 o'clock. So yun, dumating ako doon, nakita ko, nagbakasakali lang ako, no? Maliit lang, maiksi lang yung pila. So, I wrote my name and my number. Then, after I think 15 to wala pang 30 minutes, tinawagan ako na ako na daw next. So, hindi siya mabigat. Hindi siya mabigat sa mata. But if it's your first time, maiilang ka. Kasi lalo na kung mahilig ka magkusot ng mata mo, hindi pwede. Bawal yun. Maglalagas yan. So, kailangan, ganyan-ganyan ka lang. Kung iiyak ka, punas-punas ka lang ng ganyan. Yun. Magkano to? This is 800 pesos. Yes. And may additional ka pa na 150 kung ang gusto mong ipalagay ay yung parang tinatawag nila na medyo malapit sa human hair. Pero kung ayaw mo, they're gonna put synthetic hair. Ayoko siya kasi na siya parang makapal siya na makintab. So parang alam na alam mong parang plastic. So fake na fake yung itsura. So ayan, eto siya, yun yung itsura niya. Ayan, the whole process, you're not allowed to open your eyes because nakakaiyak. Yung pandikit is parang mahapdi sa mata. Tapos, after nila gawin yan, siguro mga 30 to 45 minutes nila ginawa. After mo gawin yan, may bibigay sa yung portable fan para patuyuin mo. Then, unti-unti mo na idilat mata mo kapag hindi na siya mahapdi, then you're off to go. You're good to go. Sinare ko lang finally. Diba? Diba, nakakaganda ng aura ng mukha mo. Yes, hindi ako nagsuklay. Gusto ko kasi ipakita sa inyo talaga.
kung paano tayo pagising. So yun, I'm gonna fix the bed already. Okay, and then do my job for today. Ang daming tao sa arena. So, ang daming. Oh, nagkain na nanonood ng taxi. Ba't lahat sila naka-white t-shirt? Yeah. Just being safe. What? I think anyone is willing to eat not good. Hindi lang. Pan-pan. We would like to stop toys. So, paano na si Pan-pan sa kanyang pa-PPM? Wala pa si Putiti, grabe. Hindi pa natin na-adapt si Putiti. Ano ba si, ano ba isa? Panpanito. Ah, panpanito pala. Panpanito. Tsaka si Baboy. Baboy. Ang inaanap ko, nasan na ba si ano? Nasan na ba si Broccoli tsaka si ano? Wala na, ano, pinigay na. Ang pinabigay na ba yun? Broccoli tsaka si Carrot Man. Broccoli and Carrie. Ah, si Carrot and si Carrie. Lamayot na. Si Ye. Sa IKEA namin nabili yun. Sa Dubai. Saan ba tayo pupunta? Dito sa seaside area. Sa Bay Walk. First time kasi namin magpunta dito. Curious kami sa White Sand. Ito yung sasabi White Sand. Ah, no, it's not. Ay, ba't yun? No, it's there. There, mama. No. Ay, itang hindi na ganito. Akala ko talaga. Ano? No. Yung Dolomite yan. Doon yun. Ah, so ano makikita dito? Uy, may bangka-bangka pa. Tapos after, punta tayo ng MOA. Dito kami sa Manila Bay. First time namin maglakad dito. Bay Walk. Bay Walk. There. So, na-drain lang namin yung view dito. Eh, kung anong meron. Dito pala, pag may dala kang sarili mong bike, tutulak mo lang siya. Hindi mo siya pwedeng ipedal. So nice din para ma-enjoy mo yung ano walk mo. Galing mo may araw din yung ano yung floor. So dito ka lang sa right side. Hindi ka pwedeng maglakad dun sa left side. Galing. Itong part na to, ito naman yung parang mga kiosk siya, food, parang food court. Ang daming tao ha, in fairness. Tapos doon, parang ano siya, parang may perya. Perya talaga. May mga rides. Mga si, sobrang daming tao pala dito kahit gintong oras. So nag-decide kami na ano, na pasok na lang muna kami sa MOA kasi mainit, tapos hindi mo rin ma-enjoy yung view, alam mo yun. So feeling ko pag gabi, mas maganda dito kasi maraming mga ilaw. Galing ko meron pang fake grass. In fairness, ang ganda na. Ang ganda siya. Ayan o, parang meron pang yun. Parang sa mga perya nga. Ganda. Cute. Mas maganda to talaga, ano, sa gabi. Kasi makikita mo yung mga ilaw. And for sure, mas marami ding tao tonight. Oo nga pala, Sunday kasi family day, kaya jam pack. Eh? Sorry. Para hindi mainit, kain muna tayo habang mapunta sa MOA. Lala, napagod na kami. Manila Bay at night. Ayun o, yung Ferris wheel. Ferris wheel. Pala siya, no? Ferris wheel. Pero may malaki din yung Ferris wheel. Malaki naman talaga. Yan talaga yung mas malaki kaysa doon sa nasa Tagaytay tsaka nasa Mag. Huh? Really? Tagaytay? Mas malaki yan. Ano ka? Oh no! Mas malaki yan. Serious? Ang dami kayang upo.